Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan. Bata pa ako nang maghiwalay po ang mga magulang ko. 3 years old ako at 1 year old naman ang kapatid kong babae. Lumaki po ako sa side ng nanay ko. Yung kapatid ko naman po sa side ng tatay ko. Pero Mama Colleen, lumaki po ako sa pag-aalaga ng lola at mga tita ko na sa totoo lang po, hindi ko naranasan na mahalin. Oh no! Pinalaki ako sa palo ng mga tita ko na alam mong nararamdaman mo na hindi kanila gusto. Hanggang Mama Colleen, sa edad na 14 years old, naglayas po ako. Fast forward, 20 years old na po ako nang malaman ko kung saan po nakatira ang kapatid ko. Mama Colleen, alam mong ginawa ko, nagdesisyon po akong mag-resign upang makasama ko at tumira po sa side naman ng father ko. Sabik pa naman ako makasama at maramdaman yung pagmamahal ng magkapatid. Kaso pagdating ko sa bahay ng lolo ko, kung saan nakatira ang kapatid ko, eh nakipagtanan na pala ang kapatid ko nung gabing iyon. Eto na nga po, pagdating ko sa bahay ng lolo ko, kung saan nakatira ang kapatid ko, nakipagtanan na po pala siya nung gabing iyon. Kaya hindi po nabigyan ng tsansa na magkalapitan kami ng loob. Mama Colleen, sa ikli ng panahong nakasama ko yung mga side ng father ko, doon ko naramdaman ang pagmamahal ng mga magkakamag-anak. Ang problema po ngayon ay yung sa mother ko po. Eto na po yung pinaka-problema. Mama Colleen, bakit ganun ang mother ko? Bakit ganun siya? 2015 nang malaman ko ang Facebook account at makachat ko siya. Pero ang gusto niya pong mangyari, Mama Colleen, ay wag akong magpakilala sa dalawa niyang anak sa iba. Kalimutan ko na lang daw na may ina pa ako at ituring napatay na daw siya. Lumaki naman daw ako na wala siya, kaya sanay na din siya na wala ng iba pang anak. Oh no! Dahil doon, Mama Colleen, sobrang dinamdam ko yung mga sinabi ng mismo ko pang ina. May pamilya na ako at 4 ang anak. Kaya sa mga anak, ipinangako ko sa sarili ko, napakamamahalin ko yung mga anak ko. Kaya lang minsan kapag nakikita ako or nakakakita po ako ng mag-ina na masayang magkakasama, sa totoo lang Mama Colleen, naaalala ko yung mother ko. Hindi ko na po inilagay yung pangalan ko. Huwag niyo na lang po akong tawagan. Ito po yung aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Bigyan kita ng code name, bebe ko. Ikaw na lang si Ina. Bilang isa ka ng ina, o diba? Ayaw! Galing ko doon! Ina na lang ha, bilang hindi mo nilagay yung pangalan mo. Katext ko, ko siya ngayon. Huwag ko na lang daw siyang tawagan. Although maganda naman yung ginawa mong paggawa ng heart to heart mo. Kumbaga kumpleto. Wala namang kulang for me. Okay na yon, sapat na yon, malinaw na ang lahat sa akin. I don't need an explanation. So Ina na lang ah. Ina, grabe yung pinagdaanan mo.
And salamat ha, dahil kinuwento mo to kay Mama Colleen, pinagkatiwalaan mo si Mama Colleen sa naranasan mo. Grabe, pang MMK. Diba, pang drama. Pang ano, pang malakasan ito, pang magpakailanman. O diba? Grabe. And alam mo, naniniwala ako na ano man yung pinagdaanan mo. Ah, lalaki pala siya! Lalaki daw pala siya. Kasi hindi mo sinabi yung pangalan mo, kaya akala ko babae ka. Oo, ano masabi mo dito? Oo, may pamilya na ako at apat ang anak. Kaya lang sa mga, ayun nga. Oo, kaya lang minsan, pag nakakita ako ng mag-ina, oo, na masaya, naaalala mo yung mother mo. You are a guy. So itago kita sa pangalang, may previous text ka dito eh. O sumasali ka sa papromo natin. Itago na lang kita sa pangalang Mr. J. Tama, J, di ba? Oy, sa mga nakikinig, lalaki po itong nag-text sa atin. Mr. J ang kaniyang code name. Mr. J, hirap, no? Totoo yun. Sabi nila, iba daw talaga kapag ka lumaki ka na wala yung ina mo sa paligid. Lumaki ka na wala yung presensya ng nanay mo, iba daw po talaga. Kaya nga minsan yung mga tatay na nagsiselos na eh. Ito! Minsan sinasabi nila kapag pagdating ng Mother's Day, bakit parang iba yung celebration pag Mother's Day, pero kapag Father's Day, parang brush off lang. Oh, may ganyan. May mga ganyang sentimiento yung mga kalalakihan minsan. Tama mali. Diba? But anyway, hindi yun yung issue. Ang issue dito is yun nga, bilang isang tatay na itong si Mr. J, na hanggang ngayon ay lumuluha pa rin. Nag-text siya ngayon. Iba talaga yung longing kapag ka wala yung nanay mo. Iba yung hinahanap mo yung yakap niya. Hinahanap mo yung kalinga niya. Iba talaga. Na parang lumaki ka sa masalimuot na buhay. Nabugbog ka, nasaktan ka. Na parang hinahanap mo yung yakap ng iyong ina pero wala eh. Pinili ng iyong ina na magkaroon ng panibagong buhay. At pinili niya na sabihin pa sa'yo na masakit yun. Na huwag mo nang isipin na may nanay ka. Na huwag ka magpapakilala sa mga anak ko. Na parang totally inabandona na kayo na magkapatid. Na nakakalungkot. Wala na tayong magagawa, Mr. J. Kung yan na po yung piniling landas ng nanay mo. Masakit na itatwa. 'Di ba? Masakit na parang itinago ka. Ganun 'yun eh, 'di ba? Parang wag ka na magpakilala sa mga anak ko ngayon. So basically parang ibig sabihin totally kinakalimutan na ng nanay mo kung ano man yung nakaraan niya. Kahit pa may anak siya sa una, totally kinalimutan niya na 'yon. Totally binura na niya kayo sa alaala niya. Totally gusto niya ng panibagong buhay na wala kayo sa buhay niya, na ang sakit-sakit lang. Minsan kapag ina ka, 'di ba, parang iniisip mo, hindi ko kaya mabuhay na wala yung anak ko. Pero for your mother, grabe kinaya niya. Mapagtakpan lang kung ano yung nakaraan niya. At makapag-focus siya sa kung ano yung kasalukuyan niya. Nakakalungkot. Wala na tayong magagawa, Mr. J, kundi mag-move on. Masakit, mahirap, madali sabihin para kay Mama Colleen. Madali sabihin para sa mga ka-winner natin na bro, mag-move on ka na lang. Kasi yung nanay mo nga mismo, bumitaw na eh. Bumitaw ka na lang. Diba? Madali sabihin para sa amin, but I know para sa'yo na ganito yung pinagdadaanan, na ikaw yung nakakaranas, sobrang hirap niyan. At ano man yung mga pinagdaanan mo ngayon, that made you a better person. That made you a stronger person. Siguro, kailangan mo nalang gawin, pangatawanan, na hindi mo gagawin sa mga anak mo kung ano man yung naranasan mo sa kabataan mo. Yan ang magiging rason, yan ang magiging motivation mo para bigyan mo ng ideal family yung pamilya mo ngayon.
at hindi nila maranasan yung broken family na naranasan mo. Minsan, 'di ba, kung ano kasi yung naranasan natin, ayaw na nating maranasan ng mga anak natin, and that's good. 'Di ba? Yan yung mag-hold on sa iyo para hindi ako magloloko. Hindi ko pipiliing saktan ang pamilya ko kasi alam ko yung pakiramdam na magkaroon ng broken family. Alam ko yung pakiramdam na pinagpapasapasahan ka, titira ka sa tita mo, titira ka sa lola mo, sa lolo mo. 'Di ba? You know already the feeling. And that will be your motivation para hindi maging ganun yung buhay mo. So yun na lang yung tingnan mo. Look at the brighter side of your darkest history. Hindi man naging maganda yung nakaraan mo. Ito yung magiging susi para pagandahin mo kung ano yung present mo. Hindi na natin makokontrol eh. Lalo na kung ayaw magpakontrol ng mga taong karakter sa nakaraan mo, di ba? Wala na tayong magagawa eh. Kumbaga, hindi na tayo pwedeng mag-dealt in with what's in the past. Kasi nga, past na yon. Kahit sabihin pa natin na nagkaroon ka na ng access ngayon, eh kung ayaw na talaga nila, kesa ubusin mo yung energy mo na makiusap ka, magmakaawa ka, na please papasukin mo ko sa buhay mo, wala tayong magagawa kung ayaw talaga nila. So wag mo ubusin yung energy mo solely sa kung ano yung nakaraan. Ubusin mo yung oras mo ngayon kung paano mo mas pabubutihin yung pagiging mabuting ama mo sa mga bata, paano mo, alam mo yun, gagawing masaya yung buhay mo ngayon. Nakakalungkot lang. Kasi sabi nga niya dito, naalala ko pa nga nung bata ako na wag ko raw siyang tawaging nanay pag may ibang tao. Napakasakit noon sa edad na 12 years old. Nakakaiyak naman to. Hoy! Naka-makeup na ako, papaiyakin mo pa ako. I can't imagine the pain. Yung 12 years old ka, sabihin ng nanay mo, nak, wag mo ako, anong pangalan mo? JJ, wag mo ako tawagin na nanay. Parang yung ganong ideya na yung mga classmate mo, diba, yung mga classmate mo, yung nanay ko, si mama ganito, may natatawag sila, tapos ikaw wala kang natatawag na nanay kasi ayaw niya magpatawag ng nanay. Oh, no. Ang sakit. I know the pain. Pero Jay, Mr. Jay, wala na tayong magagawa eh kung yan ang pinili ng nanay mo. Masakit lang. Kasi bilang ina, diba, ayaw mo ng ganun eh. Pero kung manggaling pa yun sa mismong nanay mo, ang sakit. Yung parang namamalimos ka ng pagmamahal sa nanay mo. Yung gusto mo lang naman siyang tawaging nanay pero ayaw niya kasi ayaw niya. Gusto niya nang kalimutan kung ano man yung nakaraan niya, kung sino man yung naanakan siya ng tatay mo. Basta parang ayaw na lang niya. Parang gusto na lang niya maglaho kayong parang bula. Isipin mo na lang yung brighter side. At least binuhay ka niya. Tinuloy pa rin niya kahit hindi naging maganda yung ending niya sa tatay mo. Yun na lang siguro. And ngayon, again, gawin mo na lang tong motivation para maging mabuti kang magulang sa mga anak mo. That you will not do, hindi mo gagawin kung ano yung ginawa ng nanay mo sa'yo. Just be the good father that you can be. Patawarin mo na lang yung nanay mo. Maybe she's really in pain. Ngayon, hindi natin maintindihan bakit ganun yung ginawa niya. Hindi natin alam ano ba talaga ang nangyari sa kanilang dalawa ng tatay mo. Patawarin mo na lang siya. Kahit mahirap, kahit masakit. Kahit hindi mo maintindihan bakit, patawarin mo na lang siya. And continue loving your mother. Yun na lang. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Kahit ang sakit-sakit, nakakasama ng loob, kahit nakakamura. Diba? Patawarin mo na lang. Siguro, tingnan na lang natin yung brighter side of everything. Na ngayon, okay ka na naman. Magulang ka na rin, may sarili ka na rin pamilya.
yun na lang yung buhusan mo ng energy, yung pamilya mo ngayon. Okay? Mr. J, wala na tayong magagawa eh, ganyan ang nanay mo eh. Mahirap magpalaki ng nanay. Patawarin mo na lang siya. Continue loving her kahit hindi kanya minamahal ngayon. Patuloy mo pa rin siyang mahalin kahit nasasaktan ka. After all, she is your mom. Basta ako, ubusin mo yung energy mo with your family mo ngayon. Be the... Walang best, di ba? Walang perfect parents. Wala talaga. Pero try to be the best parent sa anak mo, sa pamilya mo. And pray always na sana hindi maranasan ng anak mo kung ano yung naranasan mo. Yun na lang yung tingnan natin. Na kung hindi dahil sa mga pinagdaanan mo, hindi ka magiging better version of yourself right now. Kung hindi dahil sa mga pinagdaanan mo, 'di ba? Hindi mo makikita yung value ng buhay, pero dahil sa mga pinagdaanan mo, you become the best version of yourself. Yun na lang yung tingnan mo. Okay? Sabi niya dito. Nag-text pa rin siya. Ito, paiyak ka ng paiyak sa akin, ha? Tinitigilan ko na nga kasi naka-makeup na ako. May hosting ako mamaya. Last na to. Itodo na natin to. Mahal ko pa rin ang mother ko kahit hindi ko maintindihan kung bakit siya ganon. Umaasa pa rin ako na magkakaintindihan pa rin kami balang araw. Ang sakit ng storya mo. Buti na lang di kita nakausap on air, kundi lalo mo akong pinaiyak. Gusto mo ba at kausapin kita, text ka dali? Gusto mo bang ikaw mismo magsabi on the air ng mga linyang binitawan mo? Baka okay lang naman. Pag ako kasi lalo ako nadudurog. Sayang yung sunblock ko. Mababasa lang ng luha ko. Buti na lang di ba ako nag-eyeliner. Pwede kakalat yung eyeliner. Sakit-sakit na ba dito, Mr. J? Diyos ko kadung. Hi! Hi! Yun na lang, Mr. J. Tama na. Tama na, tama na. Sakit-sakit na. Ang sakit na ng puso ko. Tawagan kaya kita. Ikaw magsalita dito. Hindi ko na kaya. Ikaw na dito, J. Hi, Mr. J. Grabe ang sakit, no? Ano kayo iniisip ng nanay ngayon? Ano kaya yung feeling ko naman, Mr. J, masakit to para sa nanay mo. I'm sure, it really hurts ang magmahal ng ganito. Dito ako sigurado ako, Mr. J, masakit to para sa nanay mo. Siguro nagtatapang-tapangan lang siya. And maybe, she is turn siya ngayon eh. T-O-R-N. Hindi ko na masabi, parang may sipon na ako ngayon. Ano siya ngayon? Nasa gitna siya ngayon. She's really torn sa past niya, pati sa present niya. Siguro, hindi lang din niya kayang masaktan yung mga anak niya ngayon sa iba. At feeling niya, matanda ka na, feeling niya sa'yo, sinasabi niya yan ngayon sa'yo. Kasi alam niya na okay ka na, alam niya na you're in a better place. Diba? Ngayon siguro yung mga anak niya ngayon, baka feeling niya kasi hindi pa handa sa mga revelation na pwede nilang malaman. Kaya yung pinoprotektahan niya ngayon is yung mga anak niya sa ngayon. So, yun na lang siguro bilang mas nakakaintindi ka naman ngayon. Oo, intindihin mo na lang muna yung nanay mo. Ako, hindi, naiintindihan ko yung nanay mo siguro, somehow. Gusto kong bigyan ng benefit of the doubt yung nanay mo. Kaya siguro, feeling ko, nasa gitna siya. Hindi niya lang din alam yung gagawin niya. So bilang naiintindihan mo naman siya, gaya ng text mo, na mahal mo pa rin siya. Diba? Feeling ko naman naiintindihan mo siya ngayon. Intindihin na lang natin siya. Nanay siya. Nahihirapan din yan, sigurado ako. Nahihirapan din siya.
na magdesisyon, naguguluhan din yan. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Yun yung feeling ko nararamdaman ko sa nanay mo. Nararamdaman ko sa bolang kristal. Bigat eh. Ako nararamdaman ko lang na ganun yung nararamdaman ng nanay mo. Tinatry niya maging strong sa harap mo. Tinatry niyang sabihin sa'yo na nakalimutan mo na lang ako. Para sa... Kasi hindi niya carry na harapin yung mga anak niya ngayon. Parang mas pinili niyang ikaw yung masaktan. Kasi alam niya na mauunawaan mo siya. Which is totoo naman. Diba? Gaya ng sinabi mo, mahal mo pa rin siya. Kahit nasasaktan ka. So feeling ko, kaya ganyan ang nanay mo sa'yo. Kasi alam niya na of all the people, ikaw yung makakaunawa sa kanya. Of all the people, ikaw yung tao na hindi siya i-judge kahit hindi mo siya maintindihan. So continue to be that person. Kasi ikaw ang blessing niya. Kahit hindi siya naging blessing sa'yo. Okay? Ayoko na! Ay, Diyos ko, die! Okay? Maraming salamat, Mr. J, sa kwento mo. Salamat for sharing your story dito sa programa ko. Be strong. Continue to be strong. Ipagpatuloy mo lang yan. Someday, yung hinahangad mo, na yakap niya, pagmamahal niya, naniniwala ako someday, makakamtan mo yun. Sa ngayon, medyo rocky road pa lang. Sa ngayon, medyo magulo pa lang sa nanay mo. Try to understand her. Sa ngayon, naniniwala ako na mabagyo pa sa mundo ng nanay mo. Kaya ikaw yung nagsasakripisyo ngayon. So thank you. Yun na lang yung sasabihin ko. Again, thank you for sharing your story. Thank you for setting na maging example sa mga kababayan natin na kahit hindi maganda yung ginawa sa kanila, eh minamahal mo pa rin siya. Yun yung pinakamahalaga. Na hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Kahit nasasaktan ka, minamahal mo pa rin ang nanay mo. Salamat. And for that, you inspire a lot of ka-winner natin ngayon. You inspire a lot of people because of your story. So once again, thank you for your story. Marami dyan. Diba? Sinusumpa na yung nanay nila, yung tatay nila. Dahil sa pag-abandon na sa kanila. But your story? No. Pinatunayan mo na kaya mong mahalin ng buo ang nanay mo kahit ganyan pa yung ginawa niya sa'yo. Pinatunayan mo na hindi mo kaya magtanim ng sama ng loob at umaasa ka pa rin na isang araw. Yayakapin ka ng nanay mo. So maraming salamat. Mga ka-winner, yan po ang kwento ni Mr. J. Dito po sa Heart to Heart with Mama Colleen. Dito lamang yan sa 91.5 Win Radio. Sa mga gusto makisaw-saw po sa kanilang sa kwento po ni Mr. J, mamaya po i-open natin yung linya. Babasahin natin yung mga mensahe ninyo. I-text mo lamang yan sa 09-777-9015. Mamaya po, tatanggap ako ng tawag sa 0915-312-8215. Once again, Mr. J, thank you. Thank you sa iyong storya. Thank you sa iyong pagmamahal. Thank you. And I wish you well. Naniniwala ako na magiging mabuti ka talagang ama, asawa sa iyong pamilya. Once again, this is the story of Mr. J dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.